live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil LAURENA. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. And welcome back to our Saturday program, The Baptist Lunch, Save Our Family Ministry, Young Couples Episode. So North, East, West, South Corner, please prepare, and also please pass the link. Magandang tanghali po sa ating lahat. Amen. Magandang tanghali muli sa ating lahat. Salamat sa Diyos at nakabalik muli tayo dito sa programa ng Baptist Lunch Save Our Family. Okay, shout out ko lang yung mga taga West Bank family and Papang's family. At please pass the link. At I hope na yung mga young couples dyan sa inyo ay manood. At of course, sa lahat po ng mga viewers natin, sabi nga ni Sir Willie kanina, from all over the world. Ayan. Please watch and pass the link. Maraming salamat po. Sister Odette? Hello, hello, hello. Good afternoon po sa ating lahat. Mag-shout out muna ako dyan sa aming East Company. Nandyan po yung aming leader, si Sir Ponch, nag-iikot-ikot dyan. At doon sa aking mga mothers, hello, hello dyan. Alam ko nanonood po sila. So continue to pass the link and stay tuned po. Thank you. Sister Leslie? Yan, magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Isang pabiliyo po muli na nandito sa inyong harapan. At let's all get our family closer to God. Ayan, at enjoy watching po sa mga taga West Bank family, mga kapamilya ni Brother Lamcel all around the world, at wow, ang mga kapamilya ko rin dyan, at ang mga katrabaho ko sa Viluna Hospital. I enjoy watching po and share the link po. Yun lamang po, maraming salamat. Okay, amen. Once again, magandang tanghali po sa ating lahat. At ito po yung pagpapatuloy ng ating discussion last week, last Saturday. At ang topic natin is about building a strong family ties. Kaya sa mga young couples, ito po yung importante dahil ito po yung preparation natin para sa pagpapamilya. Okay? So kung magpapamilya rin lang tayo, iisipin natin, i-project natin na dapat strong family ties ang ating objective, ang ating goal. Okay? So paano na sa ating pag-uusap, sinabi nga natin na yung involvement ng God in our plan, dapat nandiyan na yan. Dapat hindi natin tinatanggal sa pagpaplano pa lang ay kasama na natin ang Diyos. And aside from that, kasama na natin sa pagpaplano pa lang, kasama rin natin ang Panginoon dapat kapag execution time na. Amen. Oo, kasama natin sa simula, kasama natin sa execution hanggang sa tuloy-tuloy po. Dapat hindi po natin tinatanggal ang Panginoon kasi nandiyan dyan ang victory. Amen. Kung kasama natin ang Panginoon, nandiyan dyan yung tagumpay. Sure winner na tayo. Yeah. Sure victory na yan. Panalo na tayo. Sigurado na yan. For as long as we are following what is written in the Bible. Yeah, nandiyan dyan kasi yung instruction. Amen. Importanting bagay na meron tayong instruction sa pagpapamilya, sa pagkakaroon ng strong family ties. Kasi ang pinakamahalagang bagay yung magkaroon tayo ng magandang relationship sa pamilya. Amen. Kaya nga kung babasahin natin, muli nating babalikan yung ating talata dito sa Bible sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Sabi sa Bible, "Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no division among you, but Amen. That ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment." So makikita natin dito, puro pagsasama, hindi paghiwalay. Yeah. No division. Ayaw natin ng division, paghiwalay. Yeah. Well, in fact, ang gusto po natin, yung pagsasama, yung magandang pagsasama. Kaya itong binasa natin, ito yung letter ni Paul dun sa Church of Corinth. Ito po yung mga Kristiyano doon na nagkakaroon ng problema sa kanilang relasyon sa simbahan kasi nagkakahiwa-hiwalay sila eh. Meron silang mga pinapanigan, meron taong pinapanigan yung iba, kaya almost talagang magkakaroon ng split o pagkakahiwalay. Yeah. Kaya nga ang advice sa atin, sabi ni Paul dito, na magkaroon tayo ng isang kaisipan, isang ginagawa natin, so dapat very common tayo. So paano tayo magkakaroon ng common language, common ideas, common judgment kung magkakaiba tayo ng basihan ng ating pinamumuhay, prinsipyo sa buhay.
Kaya yes. Ito, makikita natin, applicable to sa pamilya natin. Kung iba-iba tayong pinanindigan, pinaniniwalaan, iba-iba yung ating kaisipan, talagang hindi magkakaroon, hindi mabubuo yung no completeness. Pagsasama natin, hindi magiging maganda. Kaya importante ang salita ng Diyos, meron tayong pare-parehong pang-unawa. Yeah. Kaya nga, importante ang simbahan para sa atin. Kasi yung simbahan, yung church natin, yung pastor natin, yan yung nagtuturo, nag-i-interpret yung pinapaliwanag ng ating pastor kung paano natin iintindihin ang bawat salita ng Diyos. Kaya napakaganda na meron tayong church. So, it means, para magkaroon tayo ng magandang relationship sa pamilya natin, kailangan natin ang simbahan. Yeah. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Brother Lamcel. Kaya ganun yun. Yun ang importanteng bagay. Yes, sir. So kung sinasabi natin na involvement ng God sa plano pala natin and also sa execution, ang kailangan rin po natin ay yung involvement ng bawat isa. Amen. Involvement ng tatay, involvement ng nanay, involvement ng mga anak. Yun. Kasi sa pamilya, kailangan involved ka. Kasi all of you. Yeah, lahat kayo. Wala pong exempted dyan kasi iisa lang kayo, isang pamilya kayo. Ang daladala mo yung pamilyang Chavez, pamilyang Karangian. Yes, sir. Kaya kung daladala natin yung pamilya, iisa lang dapat kayo. Iisang katuruan, iisang kaisipan. Di ba? So, tama yung sabi mo, sir. Para maging maayos ang pamilya nyo. That's right, sir. Pag tama yung sabi mo na lahat dapat ay may involvement. So, tama. Pag isa dyan ay walang involvement, that magkukos yan ng jealousy or inggitan. So, nagkakaroon ng division. Kaya tama, napagaganda yung... At saka pabigat yun. Pabigat yun. Kasi hinahatak mo siya. Yes, that's right, sir. Hinahatak mo. Kaya magiging mabigat ang... mahirap ang pagbubuklod ng isang pamilya kung mayroong mga pabigat sa atin. Yes, sir. Kaya dapat ang bawat isa ay involved para mag-grow spiritually ang pamilya. Ang bawat isang membro ng pamilya ay dapat nag-grow spiritually. Yeah. Tama, para, sir. Para doon natin mapagbubuklod ang pamilya. Yep. Mayroong iisang direksyon. Okay? So hindi lamang iisang damit. hindi lang isang kulay. Isang kulay. Kundi yung iisang kaisipan. Makulay. Kasi yung doktrina natin sa church natin, yun yung ipinapasok natin sa isipan ng bawat isa. Amen. Hindi lang sa tatay, kundi sa asawang babae at sa mga anak. Yeah. Para iisa kayo. Kasi ang nakita natin, naging problema dito, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa loob mismo ng simbahan. Yes, sir. So, that's right, sir. Ganun din sa ating pamilya. So dahil sa... iba-iba na yung pinaniniwalaan nila, iba-iba na yung taong kinakampi-kampihan nila, talagang nagkakaroon ng division. Yes, sir. Katulad sa atin, kung ang mga anak natin nagkakampihan, kampi sa nanay, kampi sa tatay, meron talagang kaguluhan doon. Yes, sir. Mas lalo na pagka nag-kudeta yung nanay. Yeah, that's right, sir. Sinama yung mga anak. So, yun yung bagay na dapat maging involved tayo. Yes. Sa objective natin na magkaroon tayo ng strong family. Okay? Yeah, that's but right, of sir. Course, katulad ng napag-usapan natin, leadership is very important. Amen. That's right, sir. Dapat talaga ang kung late ka na na nakarating dito sa simbahan, late ka na nakarating at na nakapag-attend sa church natin, ay kailangan talaga mag-double time ka bilang tatay. Yun, double time. Double time. Huwag mo iisipin na, late na ako, hindi ko na kaya talaga to. There's no such thing late wala, in the Lord Jesus wala Christ. Wala talaga. Yeah. There's always right timing and right time and right place para sa Panginoon. Hindi po natin pwedeng sabihin na, late na ako. Hindi na talaga, hindi ko na kayang habulin. Yung mga ganyang pag-iisip, sir, ay meron siyang tinatawag na katamaran yan. No? Kasi siyempre, meron siyang justification eh. Mm-hmm. Yeah, pag ganyang pag-iisip and also pride. Yeah. Pride. Kasi nagre-reason out siya na late na kami, kaya hindi na pwede. Yeah. No? Yun usually ang there's mga always, iniisip doon sa mga fathers na medyo na late na. Ayaw na niyang mag-double time kasi nga, na yun lang, doon siya nagtatago sa reason na yun na late na kami. It's too late. Too late na, kaya ayaw na niyang humabol pa. Pero kung ganyan pag-iisip mo, sinasabi mo na it's too late, isipin mo yung mga anak mo. Yeah. You have the children, mayroong mga nakatingin sa'yo. So what will you do now is to talagang gawin mo lahat. Kasi may anak ka. May tumitingin sa'yo Okay, late ka, but... you are always thinking on the future of your children dapat. Tama. Yes. Yun ang pag-iisip ng isang tatay dapat.
At saka hindi pa, mahaba pang buhay eh. Yeah. Ha, hindi pa natin alam kung hanggang kailan tayo matatapos eh. Yeah. Baka so, mas mahaba pa yung time mo kaysa doon sa anak mo. Oo. So hindi mo masasabi na late ka kasi hindi pa naman tatapos eh. Kumbaga, hindi pa dumating yung appointed time mo. Time mo, yeah. So mahaba pa yan, wala talagang late. Yeah. Oh. Huwag mong tutuldukan ka agad. Huwag mong tutuldukan. Yes. Oh. O, tinatamad ka lang siguro. Ayaw mo na talaga. Ayaw mong mag-effort, sir. Yeah. Ayaw mag-effort. Tsaka yung responsibility mo, umiiwas ka sa responsibilidad mo. Yes. Kaya inyong mga kaisipan na surrender na, tinaas ka agad yung bandila. Yeah. Dapat din kasi rin, matutunan din natin, especially yung mga fathers, na our God is a God of second chances. Yes. Kasi minsan, parang inisip natin masyado na kaming parang nalunod na kami sa kasalanan. Parang mahirap na mag-catch up, mahirap nang maghabol. Pero di ba tinuturo sa atin sa Bible that our God is a God of second chance. Na basta ang gagawin mo lang is bumalik ka sa Kanya, tumingi ka ng kapatawaran, and then everything maaayos yon. So dapat ganun yung pag-iisip natin. Na although nakikita natin, yung attitude natin, although nakikita natin na parang it's too late na, nakikita mong nagre-rebelde na yung anak mo, or malayo ka na sa family mo, or naghiwalay na kayo ng misis mo, hindi pa rin yon yung hindi pa rin yung reason na parang masabi mo na hindi na pwede, hindi na makahabol. As long as may buhay tayo, katulad yung sinasabi natin kanina, na huwag nating tutuldukan. Yes. Kasi nandyan pa rin yung buhay natin. Tumatakbo pa rin tayo eh. Yes. Life goes on. So, dapat ganyan yung mentality natin. Saka sa Panginoon, ma'am, wala namang imposible. Yes. Oo, kung tayo ang titingin, talagang imposibleng mangyari na lahat na nga eh. Wala na eh. Napalayo na lahat sa Panginoon. Magsisimula talaga sa umpisa. Parang sa pag ikaw ang titingin, parang wala nang pag-asa. Yeah. Pero hanggat nandyan ang Panginoon, sa Panginoon kasi walang imposible. Yeah. Kaya niya pa. Basta willing ka lang sumunod. Yeah. Magpaturo, sumunod. Yun lang ang kailangan. At lahat naman ay maaayos. Although, yung consequence ng kasalanan, nandun na. Yes. Oh, nandun yun. Haharapin mo talaga yun. Pero merong pag-asa sa Panginoon. Yeah. Parating may pag-asa. Hindi pwedeng wala na to. The end na to. Oo. Yeah. Katamaran lang yun. Ang karapat-dapat na talaga doon, mag-submit. Yes, submission is very important. Kasi pag nagsasubmit ang buong pamilya, yung bawat isa nagsasubmit sa Panginoon, kahit na magkamali eh, magkasala hindi ka pa rin mawawala. Yeah. Kasi sabi nga sa Bible, no one can pluck you out my Father's hand. Yes, ibig sabihin nun, kung ang pamilya mo ay dinedicate mo, ay talagang inalay mo sa Panginoon, at ang kaisipan ng bawat isa sa inyo ay iisa lang para sa Panginoon, walang ano, kahit makabitaw ka, hawak-hawak ka pa rin ng Panginoon eh. Yeah. Hawak-hawak ka pa rin. Nandiyan pa rin yung maayos at maayos. Pwede ka pa rin mag-create ng strong family ties for as long as you are submitting to God's hand. Talaga. Yes, para sa Panginoon talaga nagsasubmit ka. Kasi kung hindi natin talaga kaya. Yes. Honestly kung speaking. Tayo talaga tayo. Kung tayo wala, natin kaya. Wala talaga tayong hindi kakayaan. Kwal, hindi natin alam. Hindi natin alam, Brother Lamcel, kung saan papunta yung pamilya natin. Yes, sir. Kung wala ang Panginoon. Kung wala ang salita ng Diyos. Sir. Kung wala ang sibahan. Nasaan na tayo ngayon? Oo, nasaan na tayo ngayon? Baka patsamba-tsamba kami ng buhay natin. Siguro, maipasyal lang natin yung pamilya natin. Okay na. Pero ngayong Sabado, baka lasing na ako. Sabado baka ngayon, kagabi pa. Oo, baka kagabi pa. Kaya baka nasa barkada tayo. Barkadahan. Yes. Sure. Pwede tayong ano, magkanya-kanya eh. Yes, sir. Diba? That's right, sir. O sige, doon kayo sa mga anak, mga doon kayo sa barkada nyo, para Sabado weekend naman eh. Yeah. Mm. Yung pagkakataon nyo, ikaw naman, wife, pwede ka makipag, Maritesa. Maritesa. Maritesa ka ng buong araw dyan. Yeah. Pwede ka makipag-uwan sa mga friends mo, pagkakataon mo yan. Yes, ako naman, bilang lalaki, siyempre, doon sa barkada. Pagkakataon mo rin. Yeah. Kaya, pero may may kapatid si Martes eh, kilala nyo ba? Oo. Si Tolitz. Ayan na ba? Yan yung brother niya. Yan yung brother mga niya. Mga bago yan. Si Martes saka si Tolitz na lang, andyan na eh. Ayan. Ano yun? Parang hindi ko kilala yun. Tol, ano yung latest daw? Kaya Tolitz. Kung si Marites, kapatid niya yun eh. Tolitz yan. Yan ang talaga pag hindi Marites kasi napag-aalaman na hindi mo alam yung mga bagay na yun. Hindi ka talaga alam. Kaya maganda yun. Maganda na hindi ka Marites. Parang sinabi mo si Lamcel ang ano dito. Ang Tolitz. Tolitz. Siya ang Tolitz. Hindi ko talaga alam yan. Hindi niya nakuha.
Sorry. So, mabalik tayo. So, try not to yung magsabi ng hands off na ako dyan. Yes. Kasi parang suko na ako dyan. Never kasi, give up. Oo, kasi we always have, lalo na pag nakaka-encounter tayo sa family natin, siguro as parents, masasabi natin as parents, lalo na pag nakikita natin, tumitigas na talaga yung anak natin, yeah. Yung hindi na natin nakokontrol na hindi na lumalaban na sa atin, we tend to say na bahala ka na nga, hands off na ako sa iyo. Yeah. So let's try not to do that. At saka, bago ka magsasabi nung hands off na yan, ibig sabihin, nandun ka na sa peak. Kaya dapat dun pa lang, katulad ng minimension natin lagi, sa step one pa lang, dapat nabantayan mo na yung anak mo. Yeah. Dun na pumasok yung influence mo. Yes. Kasi para hindi ka umabot dun sa peak, nasasabihin mong hands off na ako dyan. Kasi ibig sabihin, malaking-malaki na ang layo ninyo nung anak mo na hindi mo na kayang kausapin at hindi mo na kayang i-reach out. Mag-give up ka naman pagka yung talagang sobrang-sobra na. Hindi mo kinukonsider ang Panginoon. Yes. Kasi ang Panginoon, unlimited yan eh. Yes. Eh sa atin, limitado na tayo. Kaya yes. Tayo nag-hands off. Kasi hindi natin naiisip na mayroon pang Diyos na kaya mag-solve ng problema. So, pag hindi mo talaga alam yung attribute sa kanito. Pag hindi mo alam. Pag, yes. Kaya kung talaga, hindi mo talaga kilala ang Panginoon, sir, magiging last option mo siya eh. Kasi surrender hindi ko siya na. Nakikita. Na. Wala siya. Parang kathang isip lang ang lahat. Parang ganun kasi yes. sa mga unbelievers, sa mga hindi... Ang last option mo, ang Panginoon, ang first option mo is to give up. Yeah. Yun ang sa mga unbelievers. Yes. Diba? Parang, ayoko na. Tama na. Diba? Kaya hiwalay na tayo yan, sa mga mag-asawa. Ang unbelievers kasi, ma'am, ang ginagamit nila is physical na bagay. Yes. Pero yung kagandahan sa Kristiyano, tayo, yung spiritual na bagay yung ginagamit natin. Yes. Kaya yes. Ito yung nagpapalakas sa atin. Eh. Yes. Oo. So kahit anong mangyari talaga, kahit bibigay ng katawan mo, basta malakas yung spiritual mo, yes. Talagang ito kakayanin. Yung nagpupush nandun sa'yo, kakayanin natin. Fighting spirit mo talaga, yeah. Na alam mo na nandyan ang Panginoon sa likod mo at alam mong tutulungan ka. Saka sabi sa Romans 8:31, if God be for us, who yes, can be who against can be us? Against yes. us. Yes. Kaya, kaya natin yan. Pag-awakan lang natin yan. Magtiwala at sumunod. No? Yeah. Trust and obey lang sa Panginoon. Yun lang ang pinaka-key dyan eh. To surpass all the problems na kung anong meron yes. man ngayon. Alam naman natin na mahirap talaga yan. Yes. Totoo, mahirap yan. Kasi baka sasabihin niyo, sinasabi niyo lang yan kasi hindi niyo na-experience. No. Alam yeah. namin yan. Alam natin tao lahat. Rin kami. Tao kami. Alam namin kung gaano kahirap yung nakikipaglaban ka sa mga problema na talagang talo ka. Yeah. Na alam mong wala ka talagang kakapitan. Mm-hmm. Pero kung meron kang Panginoon na alam mong nandun sa likod mo, yeah. Diba, sasabihin mo, bahala ng Panginoon dyan. Basta pinag-pray ko na, binibigay ko na sa Panginoon yun. Yes. Yeah. Ganon tayo, yung pag talagang, yung, when you say that you're a Christian, you are the believer ka, yun ang yeah. nasa isip mo eh. Kahit nag-give up ka na doon sa problema mo, pero alam mo, nandyan yung Panginoon mo na aayos niyan, gagawa siya ng paraan dyan. Yes, ma'am. Yung faith mo na lang ang mag-hold sa'yo doon. Yun ang yeah. kagandahan. Mawawala lahat ng yes. worries mo eh. Oo, oo. Ibigay mo lang lahat sa Panginoon eh. Oo, napakadaling gawin. Pero yun nga, yes. sa nakararami, sa hindi nakakakilala, sa kung sino ba talaga ang Diyos, at ano ang kaya niyang gawin sa buhay natin, eh hindi yeah. talaga nila kayang yes. ibigay yan ng ganyan-ganyan lang. Ganun lang. Yes. Parang ganun ang sasabihin yes. kasi sa iyo. Ganun yeah. lang gagawin mo. Oo. Maniniwala lang ba ako? Oo. Maniniwala. Bigay ko lang ba tapos lahat tapos maayos ng lahat. Oo. Oo. Ganun. Parang napaka-fantasy kasi ang yes. dating sa kanila. Yeah. Oo. If you don't kasi really know God. Kasi nag-aantay tayo nang may makikita tayo yes, eh. Oo. Na yung bang parang kunwari yung miracle na gusto mong makita na biglang mag-o-open yung dagat parang ganoon para maniwala ka yeah. Yun ang mga wala na yun yun yung sa mga unbeliever na pag sinabi mo sa kanila yan yun ang una-una nilang isipin ang iisipin nila pero sa atin eh bilang Kristiyano yung buhay pa lang natin is a miracle na yun. Yes, yes 'di ba yung baguhin lang yung buhay natin ng Panginoon ay miracle na yun. That's a miracle. Yes, sir. Biro mo mula sa nalugmok ka na sa kasalanan pero inahon ka pa rin yes, ng Panginoon. Ang Panginoon. Yes. Mo, that's kaya miracle. Nga, sir, yung sinasabi ko parati dito na malaking pribilehyo na nandito kami ngayon kasi wala kami dito ngayon kung hindi sa Panginoon. Yeah. Yeah. Oo, totoo yan. Hindi kami na-sharean, na-revive. Wala. Wala dito. Wala kami dito. Kaya isang malaking pribilehyo talaga na nandito kami ngayon at nagiging blessing sa mga taong nanonood.
Lalo na sa mga young couples. Ang kagandahan yan, sa mga young couples, nakita nila yung bad account natin, pinanggalingan, at ngayon, o ano yung current situation na natin ngayon. Yes. Kaya it's a, hindi man tayo perfecto, pero at least nakaka-encourage tayo sa mga young couples. Pero dapat makita rin ng mga young couples natin, ayan o, pag naghahanap tayo ng miracle, nandiyan ang miracle. Yes. Yeah. Oh, nakita mo yung pagbabago ng isang asawa at makikita mo yung prayer kung gaano pinag-pray ng wife yung asawa niya. Yes. So yan, yan ba? Hindi pa ba miracle yan? Yun ano pa bang hinahanap mo? Napakalaking miracle oo, naman. Kasi kung, I bet, ganyan din yung sitwasyon mo. Yeah. No? Kung nang ganyan ka sa sitwasyon na natigasin yung asawa mo na sabi mo na pinagpe-pray ko na lahat, ginawa ko ng lahat, pero hindi pa rin siya nakikinig, hindi siya lumalambot. Pero, ayan o, kung naghahanap ka ng signs o naghahanap ka ng miracle, makikita mo ng example, yung example ni Sir Lamcel at saka ni Brother Willie. Ayan. Brother Willie. Yeah. Ayan. Akala ko si Brother Lamcel. Lahat kami, isa miracle. Oh. Nababaitan talaga si Odette sa amin. Yeah. Masyado. Oo, walang imposible sa Panginoon. Basta sumunod lang. Kasi minsan, di ba, sasabi mo, alam mo, hindi ako ganyan. Ah, ako ganyan ako eh. Pag yung, minsan naiisip ko, parang hindi ako ito. Pag iniisip ko, salamat na lang sa Panginoon at ganyan na, ganito na ako ngayon. Kasi kung hindi, parang, nako. Di ba? Minsan problema kasi, ako ng asawa ko ngayon. Kasi minsan parang, di ba, pag galit ka o yung, oh, yun, galit ka. Yan ang mga, yung mga magagandang example dyan eh. Iniisip ko, buti na lang at Kristiyano na ako ngayon. Kasi kung hindi talaga, di ba? Yun yung mga iniisip natin. Yeah. Kaya for me, parang miracle na rin yun. Kasi alam kong nagbago ako. Yes, ma'am. No? I myself is a miracle para sa sarili ko. Yes, ma'am. Tsaka nagkaroon ka ng self-control. Yeah. Yes. Oo. Tsaka itong mga viewers natin, nakaka-relate din sila ito. Yeah. Yes. Nakaka-relate din sila yung mga nangyayari, miracle na nangyayari sa buhay nila. Kanya-kanya tayo, may mga miracles. Yan. Nakikita natin yan sa asawa natin, sa sarili natin, sa mga anak natin. Nakikita natin yan. Mm-hmm. Kaya wag nating sasabing, hindi nangyayari, walang pagbabago. Uh-oh. Meron at meron. Yeah. Minsan lang hindi lang natin nakikita. Kasi parang nagiging ano na ma'am eh, passive na lang. Yes, parang wala lang. Mechanical. Parang yung blessing, di ba? Sabi nga na we have to count our blessing kahit the small things. Yes. But we always see yung mga malalaki lang. Yung physical actually ma'am. Yung mga nakikita lang. Yun ang blessing. Pero hindi mo minsan pinapansin kung paano nangyari yung blessing na yun. Yes. Yeah. Because that itself is the blessing. Okay. Kung paano nangyari yun, di ba? Yes, o kunwari, nasa isang sitwasyon ka na, ano ba, mas silamuot. Tama ba yung word? Silamuot. Oo. Na hindi mo alam kung paano matatakasan yun. And then maya-maya, parang, naayos na. Yes. Di ba? So, pero parang hindi natin nakikita yan. Yeah. Pero alam mo, at the back of your mind, alam mo na inayos ng Panginoon yun para sa'yo. Mm-hmm. So, pero minsan hindi natin tinitingnan at hindi natin pinapasalamatan yun. Ikinakount as blessing. Ganun ang, kasi ang blessing lang ang pera, yes. Bahay, lupa, sasakyan. Yan ang nakikitang blessing. Yes. Pero yung araw-araw mo, At saka yung araw-araw mong biro mo, healthy ka. Pag-isip ng umaga. Maayos na maayos ka. Maayos ka, makakapagtrabaho ka. The number one talaga dyan na blessing mo sa Panginoon, yung meron kang peace of mind. Yes. Yes. Pagka ang isang yan, pamilya, ang in every individual na meron kang peace of mind, napakagaan ang maganda yun, buhay. No? Yes. Kasi kung marami kang iniisip, para ang gulo, lahat na lang ng bagay, away, dyan. Kasi wala ka eh. Wala kang peace of mind eh. So, yan ang dahilan kung bakit ang isang pamilya ay walang peace of mind ang bawat isa dahil nga ay ang nasa isip lang nila ay buhay sa libutan. Hindi nila isinasama ang Panginoon sa buhay nila. Yes. Kaya napakaliwanag yung sabi ni Sir Willie in the, I beseech you, brethren, in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi niya sinabi in the name of kung sino-sino, in the name of material na bagay, kundi sa pangalan ng Panginoon. Bakit? Nandyan na sa kanya lahat eh. Ha? Nandyan na lang. Yan. Yeah. Peace is nasa kanya lahat. Sabi nga ng Panginoon, I'm the way, the truth, and the life. Nasa kanya na lahat ang Panginoong Jesus Christ. Kaya nga, ang tinumbok ni Apostle Paul dito is ang Panginoong Jesus Christ. Bakit? Nasa kanya lahat yung buhay natin, pangailangan natin. At ang advantage nito, ang impact nito na pag ang Panginoong Jesus Christ ay nasa iyo, ay sabi nga dito, no division. Walang division
sa either sa church or sa sinasabi niya sa church no, kasi sa ito church eh. Yan, oh. Sinasabi niya sa church sa mga church ito sa members of the church. Oh, oh. Yeah, sinasabi ni Apostle Paul dito. How much more dito nga sa church na alam mo naman na nandiyan sila sa church eh. Oh, eh, siyempre pag ang tao pag nandiyan sa church mabait 'yan, mga ganun ba. Pero ang application nito di mas lalo sa bahay. Mas lalo sa pamilya. Bahay kasi wala sa pamilya. Kasi wala ang kwantun eh. Sa church kasi ang pag-iisip ng tao ay mabait sila. Yeah. Pero pag dito na pangalang eh, di ba? How much more sa bahay. Kaya pag ang wala ang Panginoong Hesus Kristo sa'yo, Jesus Christ is not in your family, you expect that you have a division of a family. Bakit? Wala sa'yo eh. Kasi ang Panginoong Hesus Kristo lang eh. Siya lang ang daan eh. Siya lang ang way. Ha? And of course, there's no, sabi niya dito, ang Panginoong Hesus Kristo is joint in the joint, sabi niya dito, di ba? So there's no completeness. Of course, pag walang jointness yan, pag hindi walang joint, sigurado yan, hiwala yan. Oo, yun ang opposite nun. Hiwala yan, magkakrack yan. So there's, magkakaroon ng problema yan. Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul na in the name of the Lord Jesus Christ tayo. Doon lang, one way lang tayo. Wala nang iba. Hindi tayo pwedeng two-way. Kasi pag two-way ka, ay sigurado makonfuse ka. Oh. Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. But if you have only one way through the Lord Jesus Christ, looking unto Jesus, ay napakagaan yung buhay mo. Isa lang. Isa lang yung direction mo. Isa lang direction. Hindi ka mapapagod. Pero kung two-way ka, isa dito, tapos balik ka, dito na naman, hindi mo alam. Oh. Magulo ang buhay mo talaga. Split yun. Yeah. Yes. So, magkakaroon ng problema, yung time, time delay, maraming mangyayari sa buhay. Yes. Sinayang mo yung oras mo. Oh, kasi instead na moving kayo forward eh. Ka. Yes. Ihilain pa yung isa, hilain mo yung isa. Para yeah. Iba-ibang direksyon. Oh, ano? Kasi magkakaibang direksyon eh. Oh. At saka, pag pinag-aralan natin sa physics, kapag merong force na pa-forward, tapos may friction. Nababawas. Binabawas yung friction tsaka yung force na kung saan yung patutunguhan. Yes, sir. Mas hirap. Mabigat. Maraming pabigat. Yes, sir. So ano dapat ang gawin ng isang family? Sundin natin yung organization structure na ginawa ng Panginoon. Yes. And what is that? That the father is the leader, the mother is the helpmate, and the children, ang trabaho lang is to obey. Yun lang naman sabi eh. Love your wife, obey your husband. Yun lang naman. Obey your fathers. Di ba? Yun lang naman ang sinasabi. Sundin lang yung organizational structure ng pamilya, napakagaan ang siguradong buhay natin. Yeah. At saka pag may maayos tayong organization, yung involvement natin, nade-define lahat ng yung function responsibilities natin. And responsibilities. Oh. Yeah. So magiging maayos yan dahil sa organization nga, nakikita natin, define natin kung ano talaga. Walang overlapping. Yeah, hindi pwedeng mag-overlap yung mother sa father. Yeah. Kasi pag nag-overlap yung dalawang leader, ay confused yung mga bata. Yes, hindi nila alam kung sino yung susundin nila. Yes. Baka gayahin nila yung nanay nila na palaging inaaway, nag-a-assume ng leadership yung nanay. Yung nanay niyang bida-bida. Oh, pagdating ng araw, yung mga anak, confused. Ito pala ang dapat kong gawin sa asawa ko. Dapat bilang babae. Bida-bida rin ako. Bida-bida. Dapat hindi ako papalugi. Yeah. Yun ang mangyayari. Yun yung magiging division. Yun yung magiging cause ng division sa bahay nyo. Isa pa sa mga naririnig kong ng mga unbelievers sa paligid, sir. Ang sinasabi, yung anak kong babae kailangan niya magtrabaho para just in case hindi sila maging okay nung asawa niya. Eh meron siyang fallback siya. May pera siyang sarili, kaya niyang itayo yung sarili niya kasama yung anak niya. Ganyan parating mga naririnig ko sa mga pero hindi niya na ituro paano maging maayos ang relationship. Paano sila mag-stick? Paano ka maging start? Paano ka mamimili ng mapapangasawa mo? Yeah. Kaya nga meron tayong preparation para doon. Yes. Yeah. Hindi yung sinusolve mo na lang yung problema eh. Parang yes, damage control. At saka parang pinapangunahan mo. Na instead na parang pinagpe-pray mo na maayos yung relationship nilang couple. So parang sinasabi mo, anak, wag trabaho ka. Huwag kang papayag. Kasi mga pag hiniwalayan ka niya, kawawa ka, di ba? Aminin natin mga nanay yan. Pinapayo yan ng mga Yes, totoo. Sasabihin nila na, anak ka, kailangan may trabaho ka. Kailangan may alam ka. Actually, ako iniisip ko yan noon. Totoo, promise. Pero, kasi parang iniisip ko, naku, pag iniwanan ako nito, tapos
ano, yung wala akong trabaho. Saan ako pupulutin, di ba? Yung mga ganun. Pulutin ka sa kangkungan. Oo, di ba? Oo. Mag-apply ka sa akin. Ulit. Mag-apply. Ako magbibigay ng trabaho. Kaya ang kagandahan dapat na gawin natin dito para hindi tayo mga mapumunta sa kanyang galakayan. Yes. Dapat sa una pa lang niya, sabi nga natin, mag-asawa, ilatag nyo na yung organization. Yes. Nung dalawa pa lang kayo, ganito ang gagawin natin. Ilatag natin. What is in the Bible, you should obey in the Bible. Yes. Ano yung instruction? Yun, sundin natin. Para pagdating ng magkaroon, maging tatlo na kayo, may anak na kayo, then nasunod nyo yung dalawa, madali na lang. Yung isa na lang problemahin nyo. Yeah. Kasi kung kayo pa lang sa start pa lang, kayo ay hindi dalawa. Na tayo magulo pa lang. Strong hindi yun, sumunod. Tapos nadagdagan pa ng problema na isa, wala na. Yeah. But pag inilatag nyo pa lang nung dalawa pa lang kayo, nag-ayos na kayo, naintindihan nyo na mabuti, in-apply nyo na, pagdating ng isa, madali na lang i-resolve yung problema. Yeah. Madali nyo na lang communication is very isa na lang important. Eh. Yes. Isa na lang ang kwan mo, isosolusyonan mo eh. Oh. Kumbaga, ito na lang ang magiging kwan natin, problema natin. So anong gawin natin? Tayong dalawa, one way tayo, isang thinking lang tayo kung paano natin i-resolve ito, pagtulungan natin. Yes. So isa na lang, so madaling solusyonan itong problema. Pag nadagdagan man kayo. So pag yung isa, okay na. Pagdating apat na naman kayo, nadagdagan, yung isa naman. So tatlo na kayo compare sa isa. Kahit dadami. So, kahit dadami. Kasi, kung kayo eh. Synchronize, kumbaga, mayroong chronology. Kaya, pag una pa lang, sumablay ka na, sigurado yan yung problema. Sunod na yan. Instead na isa na lang problema, naging tatlo na. Yes. Tapos apat, lima. So wala na. Katulad din yan sa ano sir, yung sa pag nagpapagawa tayo ng bahay, no? Yes. Usually talaga, meron talaga tayong blueprint doon. Mm-hmm. So ganun din yung marriage natin. Meron tayong dapat blueprint doon. Ano yung blueprint na yan? Tinuro yan sa atin sa Bible. At naririnig natin yan sa mga preaching. At nire-remind natin yan paulit-ulit, yung blueprint na yan. So pag hindi natin sinunod, katulad sa pagpapagawa ng bahay, ano ang pundasyon na meron tayo doon sa bahay na iyong tinatayo? Yeah. So ganun din ang mangyayari doon sa family natin. Kung wala tayong blueprint, wala tayong plano, wala tayong kung ano ang gusto nating mangyari doon sa marriage natin, ano ang ituturo natin doon sa mga anak natin? Paano natin i-build yung relationship at yung marriage natin? Katulad ng sinabi ni Sir Lamcel kanina, first yung relationship talaga ng husband and wife. Dapat kasi kayo talaga yun. Diba kayo yung dalawang pillar doon, kayo yung dalawang pundasyon doon. Yes. Paano mo magagawa ngayon maayos yung bahay mo kung walang pundasyon? Yeah. Oo, di ba? Parang ano lang siya, o nilagyan mo lang ng hollow blocks na walang mga ano bakal. Ewan ko kung basta diba parang ganun. Yeah. Hindi ko alam sa construction kung paano yun. Basta, di ba, kailangan ng bakal, kailangan ng mga beam, hamba, or anything para pampatibay. Ano ang pagpapatibay sa inyo kung wala kayong pundasyon? Yeah. At lahat talaga yan nasa blueprint. Yeah. Di ba? So, kung wala kayong plano talaga. Saan pupunta? Kaya mahalaga rin talaga yung communication ng isa't isa. Kaya the do's and the don'ts. Totoo yan. Yung mga young couples, syempre, dapat dalawa pa lang sila. Yes. Sila pa lang dalawa. Usap na. Nagpa-plano na. Yes. Yeah. Yes. Nagpa-plano na silang dalawa at dapat magkakampi sila. Yeah. Dapat they speak the same salungat thing. Yes. Darating yung one araw. Mind. Yeah. Although, sa simula pa lang, medyo talagang ano eh, yung medyo minsan opposing. Minsan may resistance eh. Pero pag nailatag mo na yan, at talagang pinanalangin nyo, talagang magkakaroon, you will speak the same thing. Yes. Actually, ang properly talaga, di ba, habang nagliligawan kayo, huwag naman masyadong pakyut na lang kayo lagi ng pakyut. Pag-usapan nyo rin kung ano yung future ninyo at kung ano yung gusto nyong gawin. Di ba, hindi yung puros pambobola na lang sa isa't isa. Mm. Pag-usapan nyo rin naman, pag kinasal tayo, pag mag-asawa tayo, ito yung gusto ko. Di ba, ito yung sasabihin ng lalaki. At ganun din yung sasabihin ng babae. At isalam ninyong dalawa kung ano yung ano ninyo. Dito yung sa gusto atin, ninyo ma'am, at alam diba? Yung anong papasukin ninyo. Kapag nanligaw, nilalatag na. Yes, di ba? Nanligaw pa lang yun, ha? Pero nilalatag niya na yung mga... Ano gusto niyo mangyari? Gusto niyo mangyari sa pamilya. Yan ang kagandahan dito. Pag hindi gusto ng babae yung
nilatag mo, yun o, di wala. Na. Sensyahan na. Busted. O, di ba parang business, di ba parang business negotiation? Yes. Bago tayong mag-merge dalawa, aba, dapat ipalabas mo muna, ipakita mo muna sa akin kung ano. Anong plano mo? Anong plano mo sa akin? Di ba? Kasi yeah. parang, o, oh, kumbaga, kung businessman ka, anong kikitain ko sa'yo? Magpa-partner tayong dalawa, yeah. di ba? O, oh, baka mas lalo kong malulugi. Paano naman yung kumpanya ko? Eh, yung mga ganun, may business negotiation kayong dalawa. Yeah. Meron kayong MOA, meron kayong mga kung ano-anong mga ano nyo dyan na ipapalabas ninyo. Pero ang MOA mo, kung ganyan, na, sa ating mga Kristiyano, ang agreement natin is naayon sa salita ng Diyos. Yes, dapat. Yung base pa rin natin. Itatama natin ito. Kasi kung halimbawa, pareho kayo ng Kristiyano, pero ang latag mo pang makamundo, wala talaga yan. Dapat, walang kita dyan. Ikaw mo sa kanya. Ano ba ang, pag pareho kayo ng, if you have one mind, dapat lahat ng inilatag mo sa kanya, naayon. Yes. Idaan mo sa salita ng Diyos, idaan mo sa Bible. Ito ba ay nasa Bible? Eh, di lagyan mo ng lagyan verse. Mo ng Bible verses. No, verse, lahat ng may supporting verses ka dapat doon. Supporting verses ka na. Sa wala na masabi yung babae. Sa presentation mo, dapat may supporting comprehensive verses yan. Ka. Comprehensive. Complete yung nilatag mo sa kanya. Yes. O sino ba ba ang mag-ayaw sa'yo? Yes. Di ba? So, ganun dapat na nung una pa lang nilatag mo na sa kanya ngayon, ngayon, pag nag-failure kayo, balik kayo doon. Saan ba tayo nag-failure? Eh, na, baka mamaya, hindi na ayon. Hindi nasunod. Hindi nasunod yung ating programa o yung ating plano. Balik kayo, tingnan nyo. Hindi pwede kasi magkamali ang Panginoon. Yes. Tayo mismo magkamali. Tayo nagkakamali. Tayo nagkakamali talaga. Basta sundin lang natin ang instruction ng Panginoon. And also, tayong mga babae, we have this tendency na, hindi ka naman ganyan noon. Hindi mo naman sinabi sa akin na ganyan yan. Yeah. Di ba? Tapos, pumapasok yung sinisisi mo ngayon yung asawa mo, especially pag nagkaroon na kayo ng problema, na instead na isosolve ninyo, nagsisisihan kayo ngayon. Pero kung early pa lang, nailatag mo na, na-present mo na, alam nyo na ngayon kung ano ang talagang plano ninyo at yung direksyon ninyo. May nakaka-relate dito. Hindi kayo magsisisihan. Basahin lang nasa si Lieutenant Colonel Montaño, sinabi din sa akin yan. So, sinabi daw sa kanya yung ligaw sa kanya. Kagandaan. Sinabi din sa akin okay yan. Ba? Okay, okay ba? Okay naman. Okay ba? Kaya, okay ba yung mga plano, ma? Mga plano. Hindi ba nag-deviate? Yeah, hindi ba nag-deviate yung plano? Nag-deviate sinunod sa ba ng yung Diyos? Sinabi sa iyo? Kaya napakaganda itong yung iba thumbs up sila oh, sabi nga ni Sir Alejandro. Ay magsha-shout out muna tayo doon sa mga pastor na nanonood. Si Pastor Louie nanonood. Saka si Pastor Ian Cuarez. Saka si ko si Sir magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. Sir Tandoy din. Ay, si Pastor Tandoy. Okay. Hello sir. Ayan, thank you for watching po. Yes. Kaya po, dapat natin, ano, yung involvement ng bawat isa ay napakahalaga. Yes, sir. Yes. Involvement ng bawat isa sa pamilya. Para saka sumunod sa instruction. Tama yan. Magkaroon kayo ng strong family ties, kailangan involve ang bawat isa. Yes, sir. At saka, meron kayong iisang prinsipyo. Meron kayong isang basihan. Yes, para pag nag-debate, balik tayo dito, ito yung tama. Ito yung tama. Yes. Ito yung katotohanan. Merong tama pero merong katotohanan. Yes, sir. Diba? Sa ating pananaw, tama itong ginagawa natin, pero kung titingnan natin, merong Bible truth. Yeah. Iyan yung yun talaga yung katotohanan na dapat natin sundin. Yeah. Kasi sa ating pananaw minsan tama minsan tama naman yung pagpapalaki diba ko sa ating mga anak. Diba may verse yan? Yeah. Ayun, nakalimutan ko. Cement right? There's a way that cement right. Kaya merong kang, pag nagkamali ka, nag-debate ka, merong kang babalikan. Kaya napakaganda na ang isang mag-asawa, merong kayong plano, merong kayong guide. Yes. Yeah, merong kayong guide. Saka pag nag-debate kayo, pag nagkamali kayo, titingnan, babalik ka doon. Merong kang guide eh. Ano pa, saan ba ako nagkamali? Saan ka nagkamali? Pupunta ka doon sa plano nyo. Pero kung wala kang plano, siguro mag-iisip ka pa. Bahala na. Mga ganun ba? Actually, sir, parang ano rin siya eh. Parang it would also serve as a checklist kung may plano kayo. Ma'am. Kasi nakikita mo doon eh. Ito kasi yung ine-expect kong mangyayari. So, pag nakita mong hindi nangyari, anong naging problema? Bakit hindi nangyari? At ano ang naging ano niya? Ang mga reasons kung bakit hindi naayos yun. Yes. So, makikita mo, makokorek mo. Hanggat maaga pa. Ito, parang ang isang pamilya, ang mag-asawa, lalo sa tatay, dapat may vision tayo eh.
Yeah, may vision ka eh. Yes. Meron kang tutumbok, ano tawag dito, meron kang ang goal. Long range yan eh, long range. Oh. Sapagkat, sabi nga, you will perish if you have no vision eh. Yes. Isang the pamilya, magpa-perish yan eh. People perish eh. Oh. Family will perish yes. pag walang vision eh. Eh saan ba? Kaninong accountability, kaninong responsibility yan sa atin yan, mga tatay. Yes. Kaya pag bumagsak ang ating pamilya, our family was perished, sigurado yan, walang ibang ituturo kundi sa halimbawa sa surname na Karangian family o Chavez family, walang iba yan. Ang kundi si Sir Willie o di ako yan. Kasi yan yung surname eh. Yes. Ba't bumagsak yung Chavez family? Hindi naman si Ma'am Odette, kundi si Sir Willie. Yes. Ba't bumagsak si Karangian family? Hindi naman kay Leslie, kundi Karangian. Yes. That's yung the command responsibility. Yeah, accountability command, responsibility yeah. natin. Yan. Kaya yeah. dapat tayo mga tatay, tayo yung may vision dapat tayo. We should have a vision. Meron tayong plano kung paano natin i-lead yung ating family para magkaroon tayo ng maayos na pamilya na naaayon sa salita ng Diyos patungo sa Panginoon. Yes. Yeah. Talagang dapat isali. Yeah. Talagang yes. nandyan dapat ang Panginoon. Kasi yeah. pag wala ang Panginoon, wala talagang... Wala talaga tayong kayang gawing maayos. Yan ang compass, actually. Yes. Yan ang mag-guide sa atin. Yeah. Kasi kahit naman sabihin mo may direksyon tayo, pero kung wala naman yung Panginoon na mag-guide sa atin, yes. hindi pa rin naman natin alam talaga kung yun na yung talagang direksyon na dapat nating patutunguhan. Minsan yeah. kasi kaya importante by words talaga eh. yung Panginoon dyan. Oh. By words lang Nandito naman eh, kasama naman ng Panginoon. Parati namang nagpipray eh. Ang tanong, ginagawa ba? Yes, yeah. application. Ginagawa kaya, ba? Oh, kaya nga hindi mo pwedeng pag-iwalay na naniniwala ka sa Panginoon, pero hindi mo sinusunod yung salita ng Diyos. Yes. That's hindi right. mo pwedeng pag-iwalayin yun. Yes, yes. Kasi hindi ka consistent eh. Yeah. Yeah. Kaya yung katulad sa ano sa nakapaligid sa atin, naniniwala naman kami sa Diyos eh. Mm-hmm. Yeah. Oh, pero ang tanong doon, sunusunod mo ba? Yun. Ang salita ng Diyos. Tama, sir. Maring that was legitness. Kayong tagapagligtas mo, ligtas ka na. Pero yeah. minsan, hindi natin ginagawa ang Panginoon. Kasi yeah. hindi natin sinusunod yeah. eh. Yeah. Kaya tayo napapalo ng Panginoon dahil tagapagligtas natin, ang Panginoon, pero tagapagligtas natin, pero hindi natin ginagawa ang Panginoon. Yes. Pagka ginawa natin Panginoon siya, dapat sumusunod tayo. Yes. Sumusunod tayo sa pinag-uutos. Kaya para magkaroon ng magandang family relationship, maging maganda, maging matibay ang inyong samahan, kailangan nyo talaga ng Panginoon. Yes. Huwag natin tatagalin. Pag sinabi natin Panginoon, siya yung sinusunod natin. Yo. Yeah. Hindi si hindi yung kabila, ganoon. Hindi. Oh. Kasi siya ang Panginoon mo, eh siyempre sundin mo siyempre. Yes. Ano nga naman sundin mo yung kabila? Oh. Oo, sundin mo si Satan, eh hindi naman siya ang Panginoon mo. Yes. Kaya sandali lang, i-shout out ko lang ito si Kenichi Gachitorena. Hazel, ikaw ba to? Naluloka ako dito dahil alam mo, yung comment niya about dun sa kanta, sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Di ba kanta ni Pastor Dex ito? Yeah. Hello, yan. Hello, Jan. Ah, hey, yeah. Shout out ko yung aking classmate dyan sa Mindoro, si Lieutenant Colonel Sasing, yeah, 4th wow. IB. Yeah, nanonood wow. siya. Bok, hello, hello po. Ayan. So, thanks for watching. Please pass the link sa mga tao mo dyan. Lalo na yung mga young couples. Ayan. Yes. So, Iko Sasing, yeah, watching siya sa Mindoro, from Mindoro wow. to. Wow, ingat, yeah. ingat. Kasi kung titingnan natin sa servisyo natin, marami na pong naghihiwalay na, ano? Yes. Yeah. Yes, broken sa family, sa mga sundalo. Yeah, okay. Hindi nila alam yung kinalalabasan or later on, pagka nag-retire ka o lumabas sa servisyo, pag uwi mo, wala ka ng pamilya. Yeah. Napakasakit po yan. Yan po yung mga bagay na tinitingnan natin, babantayan natin. Kasi alam mo, yung servisyo, ano, temporary lang yan. Yeah. Yes. Pagkatapos ng servisyo mo, babalik ka sa pamilya family. Mo. Yeah. Kung hindi mo naayos ang pamilya mo, during the time na nasa servisyo ka, napabayaan mo, hindi ka nagkaroon ng balance ng trabaho mo at saka ng pamilya mo. Yes, sir. Hindi mo naayos ang pamilya mo, wala kang simbahan na pinagdalahan ng pamilya mo, yeah. iniwanan mo yung pamilya mo, pagbalik mo, broken family na yung problema. Wala kang pamilya na mauwi. Pero maganda nga, sir, lalo na sa mga kasundaluhan, na ilapit nyo pareho ang sarili ninyo sa Panginoon. Yes. Yes. Para may peace of mind ka, na iwan ko man yung wife ko, alam ko na meron siyang tatakbuhang church, yeah. meron siyang yeah, tatakbuhang totoo. Diyos, alam niya yung tama at mali. Kaya yeah. kampante ka.
Saka nafi-feed siya. Nafi-feed siya ng salita ng Diyos. Yes. Yes. Oh, pati yung mga anak mo, kung kampante ka na maiwan sa wife mo, kasi alam mo, yung wife mo, ang direksyon ni sa Panginoon. Uh-oh. Pati yeah. ikaw sa Panginoon din. So pare-pareho kayo. Yes. So walang ano. Actually, yung katulad ng bisita problema. Natin last week, sina Twinks at saka yeah. si... Sundalo rin si, yun. Ano Uh-oh. Si... Janus. Si Janus, diba? Isa sa naging problema rin nila, syempre, sundalo si ano si Janus na assign siya sa malayo. Yes. And then si Twinks was hindi naman wala siyang ganong ka-idea na may iwan siya, mm-hmm. na ganon katagal ang ano, long distance. Mabuti. Mabuti. Oo, di ba? Nailatag mabuti yun. Oo, long distance love affair pala yan. Pagkatapos ng kasal. Oo. Na-assign na sa ibang lugar. Oo, babay na. Tsaka muna, babalikan kita after six months. Ganito pala to. Oo. Kaya pag hindi mo nailatag ng maayos yan, hindi mo nakausap yung wife mo, kung ikaw yung lalaki, ikaw yung sundalo doon, at hindi mo na briefing yung wife mo na eto yung mga, itong magiging buhay natin. Ito ang buhay ng sundalo. Aba. Buhay natin. Step one pa lang, away na kaagad yan. Siyempre, iwanan mo yan eh. Matutuwa ba naman yan na iiwanan yung bagong kasal kayo. Yan yung mga, ano, kaya nga ang kagandahan nito na ang meron tayong ganitong programa na nag-a-advise sa kanila, meron tayong church na tayong mga sundalo, sir, na tayo man ay ma-assign sa ibang lugar, kampante tayo na meron tayong church na maiiwan sila doon. Yes. Meron tayong pastor, meron tayong mga kapatiran na mag-e-encourage sa kanila. Yes. So yun ang kagandahan nun. Kaya sa mga sundalo, sa marami talaga tayong, ikaw sir, marami ka nakita kasi mas matagal ka serbisyo sa akin. Ako din, may mga parang nakita gusto, ako. Parang gusto mo sa'yo, mas matanda ka kasi. Yeah. Ganun naman talaga sir, okay lang yun. Yeah. Sa, kumbaga, sa nalalaman naman sinasabi ko sir. Okay. Nalalaman. Marami ka nalalaman. Linawin mo yan, linawin mo. Nalalaman. So marami tayong nakita na successful sa career. Successful sa career. But yung pagbalik niya, pag-retire niya, ayun, magulo ang pamilya. Yes. Yung mga anak niya, hindi nakatapos pag-aaral, nag-asawa, may ibang pamilya na rin. Yes. Kung hindi, magulo ang buhay. So, yung career niya is successful, hindi ito hindi ito makatumbas dun sa, sa pamilya niya. Paano? Yeah. But yun nga, yun ang problema sa mga armed forces o sa nasa serbisyo na hindi natin binabalance yung career natin at saka yung family natin or yung life natin. Dapat binabalance natin. Kasi yung iba kasi nakatingin sa sa material career. Na bagay, career sa fame yung minsan yung fame, yung siyempre popularity. Minsan namubulag tayo diyan. Doon tayo . Kaya ang nangyayari ngayon, habol tayo ng habol na kumbaga yung pamilya natin na naiiwanan na, napabayaan na natin pamilya natin. Sige lang. Dahil gusto natin yung fame na yun, yung reputation na yun, hinabol-habol natin, napabayaan natin ang pamilya natin. Hmm. Ang masaklap pa dito, dahil sa kakahabol mo, ay hindi naman naibigay sa'yo. Ayun, yun lang. Aray, magkakaroon, masakit yun. Yun, masasaktan ka talaga. Magkaroon ka talaga ng grievances niyan. Yes. Magkaroon ka ng magkakaroon ng rebel attitude ganyan. Bakit ganito? Ang dami. Oh. Pero ikaw mismo kasi ay hindi ka nag-iisip. Tayong mga hindi tayo kasi nag-iisip. Puro habol tayo ng habol kasi. Yeah. Oh, hindi kumisang kasi we are blinded by the pride. Sa gusto natin na hindi, ganito ako kasi. Gusto mo makipagsabayan. Yeah. We are being blinded by Satan sa ating pride. Sa mundo. So dahil dyan, ayun, nasira ang pamilya mo, nasira din karir mo, kasi kakahabol mo. So ano na ngayon? So dapat mayroon tayong kaisipan ng Panginoon talaga. We should have the knowledge. Kaya minsan, kailangan talaga tayong mag-isip. Para makapag-isip tayo na maayos, we should ask the wisdom and knowledge of God talaga. Yun. Oo. So idadagdag ko rin pala yung, di ba, you were saying na naghahabol tayo ng kasikatan or fame. Mm-hmm. But also, kasama rin yon yung naghahabol tayo na, na yung dapat mas kunwari naghahabol tayo ng mas malaking sweldo. Wala namang wala namang masama doon actually. Wala naman. Because we really want to give our best doon sa family natin. But sometimes dahil doon sa kakahabol natin para maibigay natin the best material things for our family, nakakalimutan na natin yung pinaka-importante na para doon sa pamilya natin. Yeah. Kasi sometimes iniisip natin, na-provide ko na, naibigay ko na, masarap yung kinakain nila, magandang tinitirhan nila, maganda kotse nila. But sometimes, yung time
at yung effort na dapat binibigay natin doon sa yung pamilya, sa pamilya natin na nakikita ng mga anak natin, hindi na natin naibibigay yon. Yeah. Dahil nga sa kakahabol natin doon sa mga material things na gusto nating ibigay sa kanila. Yeah. Yeah. And sometimes itong material things na ito, ito pa ang magpapasira sa atin, yeah, o doon sa mga anak natin o sa ating mga asawa. Yeah. Kasi 'di ba parang minsan kung lumaki na ng luho, lumaki na yung mga anak natin na maraming pera, hindi na importante sa kanila, hindi nila iniisip yan. Yes. Yeah. Kasi di ba walang halaga ang mga bagay. Walang, wala na yung kasi, halaga kasi mabilis na lang nila nakukuha kasi binigay naman ni Daddy, binigay na ni Mommy. Eh ikaw naman, tatay ka, talagang nagtrabaho ko, nag-effort ka, pinabayaan mo lang yung anak mo, ha? Parang hindi mo man emotional support na kailangan nila, hindi mo na ibigay sa kanila dahil nga sa kakahabol mo, dun sa financial support mo sa kanila. Yeah. Then at the end, ang nakakalungkot, baka naging criminal pa yung anak mo, naging addict pa yung anak mo, dahil dun sa financial support na sobra-sobrang ibinigay mo sa kanila. Kasi hindi nila kaya magtrabaho. Hindi alam magtrabaho. Hindi mo siya naturuan ngayon yung importansya ng magtrabaho, mag-aral ng mabuti para umayos rin yung buhay niya pag ang lumaki siya. Alam niya lang, easy to get lahat ng pera. So yun ang gagawin niya, drugs, the drug dealer, yung mga easy to get na mga trabaho. At yung mga pera, important things na kailangan ng isang tao o ng isang bata, hindi mo na-provide sa kanya. Yeah. Yeah. Most especially yung spiritual nila. Yes. Ilapit sa Panginoon. Kaya kahit na nasa malayong lugar ka, yeah, kahit na official business yun or part ng trabaho mo, hindi mo pa rin dapat kaligtan yung trabaho mo. As father. As a father. Yung trabaho mo, yung may bibigay mo sa anak mo. Yeah. Not just physical, not financial, but yung spiritual na bagay. Yes, sir. Yeah. Kaya sa akin, as per my experience, malaking bagay yung simbahan sa akin kasi meron akong pamilya, meron akong church na iniwanan, doon ko iniwanan aking family. Kaya tuloy-tuloy pa rin, at least kahit nakaka-contact ako paminsan-minsan, if ina-follow up ko kung ano yung natutunan nila sa church. Yun. Paano nila ina-apply yung naituro sa church? Kasi magandang bagay yun na monitor mo pa rin. Yeah, that's right, sir. Oo, kasi ang iniwan mo yung asawa mo babae. Yeah. So dapat na monitor mo rin. Actually, pag may mga lakad yung mga bata, kahit nasa malayo akong lugar, nagpapaalam pa rin sa akin. Sabi ni Odette, magpaalam ka sa tatay nyo. Yeah. Kahit wala ka dun sa bahay physically, pero ang presensya mo nandoon pa rin. Yeah, bakit? Yes, bakit nandoon pa rin? Kasi tinuturo ng nanay. Yeah. Kaya malaking part, yung role ng nanay doon sa tahanan, kahit na nasa malayong lugar yung asawang lalaki, malaking part, yung involvement ng asawa mo na magkaroon kayo ng magandang relationship. Kasi pagka, yaan mo yung tatay mo, malayo naman eh. Ipakilala mo pa rin as wife na ang father pa rin, your father is the authority pa rin. Yeah. Kahit wala siya dito, siya pa rin ang authority. Tsaka ito yung time na may opportunity yung wife na magbida-bida doon sa bahay. Kasi nga wala yung tatay eh. Di ba usually ito yung nangyayari na pag wala yung tatay, inaako ngayon ng wife ngayon, ng nanay, yung lahat ng responsibility, pati yung responsibility ng husband niya, na parang in-overpower niya, feeling niya, actually, kasi wala siya dito. Actually, ma'am, the responsible of the father is still there. Yes. But yung executor pa rin, yung mother. Yes. The father ay yung responsibility niya in true words. Kaya nga sabi nga ni Sir Willie, yung pagiging father niya, kahit malayo siya, but he is telling you the instruction. Yeah. So being the father, siya yung nag-advise, nagko-command sa'yo na, okay, Odette, ito yung ikaw mo sa mga bata. So still, nandun pa rin yung father eh. Yes. Huwag mong sabihin na mother na malayo yung asawa mo, ikaw na yung father, mother. No. Aangkinin mo na. So mali ang perception na ganyan, na maraming sumasablay. Kasi kayong mga mothers, pasensya na kayong mga mothers ha. Marami kasing mothers na ganun. Na ganun eh. The responsibilities and yung responsibilities ng fathers na malayo man siya, nandun pa rin siya. Yes. Ano yung nagpapatunay na nandun pa rin yung presensya ng fathers? The command, the instruction of the fathers was given to the mothers. So kung ano yung sinasabi ng mothers, that is the nandun yung presensya ng fathers. Kasi sa kanya galing yun eh. Yeah. It's like the sa atin sa mga
sa Panginoong Hesukristo, yung presensya ng Panginoong Hesukristo, the instruction that is given to us, na habang nagbabasa tayo ng Bible, even though na wala ang Panginoong Hesukristo, pero this instruction, yung salita niya, that means na nandyan pa rin yung presensya niya sa atin. Yes. So the responsibility, yung ganun din sa tatay. Hindi nawawala yung responsibility. Yeah. Yeah. So independent the father, the mother is both mother and father siya. No, wala yan. Wala sa Bible yan. Oh, hindi, yes, hindi magandang pag-iisip yung ganyan. Oh. Mga wala mothers. Sa Bible ang pagbida-bida. Yeah. Hindi ko magbida-bida yan. Marami. Yes. At saka ano, yung final decision sa tatay pa rin. Yun. Yes. Yes. Nandiyan pa rin sa tatay yung final decision. Yeah. Kaya nga, ano eh, pagka pareho kayong foundation, pareho kayong nag-grow kayo spiritually, yeah, sometimes pag hindi talaga wala yung father, tapos sa merong emergency, yeah, ang decision ng ang nagiging decision ng mother, yung decision yun, eh, almost the same thinking na kayo. Yes, yeah. So, kaya nga dito sinabi dito sa Bible, kaya pareho na kayong ano, yes, eh. Yun, kasi united eh, na kayo. United. Pareho na kayo ng iniisip. Pareho, yeah, na kayo ng judgment. Yes, yes, sir. So kung ano yung nai-relay ko sa kanya, kung ano yung sinabi mo. Yeah. Ano instruction mo? Ito iniwan mo. Kung ano iniwan mo, sir. Yes. If in case of emergency, ganito. Ganito, ganito. Yeah. Yes. Kasi pareho na kayong kaisipan. That's a good, yes, father, oh, na nag-iwan siya ng instruction, yeah, sa mga pamilya. Yun dapat ang gawin. Oh. Para yung presensya niya pa rin, nandun pa rin. Hindi, oh, nawawala kasi, oh, yung responsibility. Kasi sabihin ng mother eh, ito ang sabi ng tatay niyo. Oh, oh. So nandun ka pa rin. Yes, oh, totoo hindi yan. Yung, hindi, wala yung sinabi kasi tatay mo. Na yan. Na. Oh, wala naman siya dito eh. Wala naman siya dito. Hindi ganun. Ganun, hindi dapat ganun ang pag-iisip ng isang Kristiyanong babae o mothers. Yes. Kasi if you have any problems, halimbawa, merong mga bagay na nangyari na wala doon sa instruction ng tatay, you have to consult your fathers. You have to consult your husband. Call the husband, tay, ganito yan. Ano ang magiging instruction mo dito? Ano decision mo? Always inform the leader. Kaya, yes, nga sabi, always inform the commander. Sa amin sa military, if you have any problem, always inform the commander. Yes. Now, keep your sa atin naman sa mga mothers, keep your communication open. Yes. Inform maparati yung husband mo. Sapagkat pag may nangyari, ayan magkaroon ng sisihan. Siya ang sisisihin pa rin eh. Oh, kasi wala akong sinabi niya na. Wala akong sinabi niya, magkagulo yung dalawang kasawa. Kaya pumapasok talaga yung sisihan doon. Yeah. Kasi nga wala naman kayong pinag-usapan doon, pero nangyari. Yun. So, ngayon, syempre yung wife, guilty siya. Isisisi niya doon, maghahanap siya ng masisisi na. Syempre, automatic yung husband niya. Yeah. Ganun din yung husband niya. Wala naman siyang alam. So, sisisiin niya rin yung wife. Ba't mo ginawa? Hindi ko naman sinabi sa'yo. So, nagkaraaway na naman. So, start na ng away. Tapos, narinig ng anak. Ng mga sabi anak. Ni tatay, sabi ni nanay, sabi, ganito, nag-away ng dalawa. Yes. Pati yung anak, nakikita niya ngayon. Damay-damay walang decision-making itong si tatay ko, si yes, nanay. Kaya ayan tuloy, nagkaguno yung pamilya. Meron yung mga bata, ay dito na lang ako kay tsaka, nanay. Yun ang nagiging na perception ng mga bata na mas malakas si nanay kaysa kay tatay. May division. Mas boss si nanay kaysa kay tatay. Yun, diba? Si tatay kuripot. Yeah. Kaya tuloy, ayaw sumunod ng bata doon kay tatay kasi mas malakas yung powers yung ni nanay. Ni nanay. Yes. At saka yung haba, yung tatay yung stricto, yung nanay naman. Ang spoiler. Hindi kayo coordinated. No? Yes. Yes. Dapat pareho. One thinking, one decision. Kaya magkakaroon talaga ng division. Tama, sir. Gusto natin family ties. Strong family ties. Yung magandang relasyon. Yes, sir. Okay. So para magkaroon ng magandang relasyon, dapat masaya rin kayo. Yeah, that's hindi pwedeng hindi pwedeng magkaroon ng strong relationship kung hindi naman kayo masayang nagsasama. Yeah, that's kaya, right, sir. May kampi-kampihan. So gagawin talaga natin, gagawin natin masaya ang pamilya. Yeah. Yes, sir. Kaya strong family ties. Yun. Dapat magiging masaya. Yun. Okay, huwag natin kakalimutan ang Panginoon. Dapat nandiyan na sa simula hanggang sa dulo. Yeah. Kasama-kasama natin. Huwag natin tatanggalin yung mga bagay na yan. Ang salita ng Diyos. Yun. So with that, alam ko medyo ubus na yung time natin. Yeah. And pinag-usapan natin is about building a strong family ties. Marami po tayong bagay na dapat pag-usapan kasi bilang couples, dapat yun ang pinaka-objective siya, yung magkaroon kayo ng maganda at matibay na pagsasamahan sa tahanan. Or else, hindi magiging masaya ang iyong pamilya. Yeah. Kaya with that, nagpapaalam na ako at mga kasama ko magpapaalam na rin. Brother Lamcel. Yes, sir. Maraming salamat po sa lahat po ng mas mabaybay dito sa ating programa. I hope na naging blessing kami sa inyo. At napakaganda ang isang pamilya na masaya, nakasakasama ang Panginoon.
Ayan, sa mga young couples, lalo sa mga young couples, nagsisimula pa lang kayo, ay itong mga, hindi mga perfecto itong advice namin sa inyo, but ito po ay napaganda na hindi, lahat ng mga hindi kanais-nais na dinaanan namin at yung mga mabuting dinaanan namin ay sundin nyo. Sapagkat mas maganda at meron kayong ehemplo at hindi man ito kompleto, but still ay nakakapag-encourage sa inyo para maging maayos, mailatag nyo mabuti ang inyong pagpamilya. At habang tumatagal, in the long term, ay maging maayos ang inyong pamilya. I hope na naging masarap ang inyong kain habang kayo nanonood sa amin. Maraming salamat po. Sister Odette? Para doon sa ating mga mothers, mothers and fathers and couples, we have always been reminded by the Bible about doon sa principles of having a good family. Yeah. No, kung paano natin papatakbuhin ng maayos yung ating family. Alam naman natin yon na every preaching na binibigay sa atin ng ating pastor, every readings na nababasa natin sa Bible, hindi lang natin talaga ina-apply sa buhay natin. Yeah, so, right. Sa mga mothers, paulit-ulit ko sinabi kanina, huwag tayo maging bida-bida. Dapat alam natin kung saan tayo. We are only the supporter and assistant ng ating mga asawa, which is the leader ng ating family. So wag nating pagguluguluhin yung ating mga responsibility at yung ating role sa family. Yeah. Tandaan natin, ang leader ang ating asawang lalaki at tayong mga wife, tayo ay ang mga supporter o ang mga helpmate nila. So thank you very much for this afternoon at hopefully po marami po tayong natutunan. Thank you. Sister Leslie? Yan, magandang tanghali po muli at sana po ay maging blessing po kami sa inyong lahat. At ang pinaka natutunan ko lang po dito ay ang magtiwala at sumunod sa salita ng Diyos. At lahat ng mga suliranin sa ating pamilya ay kayang-kaya nating solusyonan ito sa pamamagitan ng pagtiwala at pagsunod sa salita ng Diyos. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Amen. Maraming pong salamat sa inyo. See you next Saturday. And don't forget tomorrow. Tomorrow again is the Lord's Day. Yeah. Salamat tayo sa Panginoon at bukas ay magtitipon-tipon tayo muli at muli tayong kakain ng napakasarap na pagkain espiritual. Wow. So with that, let's invite more para maraming pong ma-bless, maraming pong maligtas at maraming pong tumibay sa pananampalataya. Maraming pong salamat at magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you po. Bye-bye. Thank you. It gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with Him over and over and over and over again. When I first fell in love with Jesus, and I gave Him all my heart, and I thought that I couldn't love Him more than I did right at the start. But as I look back over the mountains and the valleys where we've been, and He makes me know I love Him more, so much than I did then. A shoulder that I leaned upon, and as I face another mile, there's a love that I can depend on, and it's fresh and new each day. And with love, my heart is overflowing. That is why I say, and I keep falling in love with Him over and over and over and over.
out with Him over and over and over and over again. And He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love it when my Lord and I falling in love with Him over and over and over and over. Over and over and over and over.